Ayun, magandang gabi sa inyo mga bro. Alas 11 na pero hindi pa tayo inaantok. Kaya ngayon gagawa muna tayo ng vlog. Ang pag-uusapan natin ngayon mga bro is all about relay. Kasi mga bro, kung napapansin nyo, mayroon akong diagram, mayroon akong tutorial na relay kaso may mali sa unang video. Kung papanoorin yung mga unang vlog natin mga bro, kasi mga bro, nag-umpisa naman ako pagbablog ay parang ano lang ba, trip-trip lang, libangan lang, hindi naman talaga seryoso. Ngayon, kakadaldal ko dun sa relay, baliktad yung nasabi ko mga bro. Dun sa 4 pins relay na tutorial ko, kung napanood nyo, yung 30 is nagawa nating load, yung 87 yung papunta ng supply ng battery. So, baliktad talaga siya. Pero kung tatapusin nyo yung video mga bro, siguro yung unang 5 minutes, mali siya kasi 12 minutes lahat yun eh. Pero pagdating dun sa pataas, mga 5 minutes, hanggang 6, hanggang 12, so tama na yung sinasabi natin. Kaso, pag hindi mo talaga tinapos, magkakamali nga tayo. So, ayan mga bro, ngayon, yun muna ang i-correct natin. Una, gusto ko palang humingi ng pasensya dun sa mali na yun, na baliktad nga yung turo natin. Ngayon mga bro, i-correct natin. So, usapang relay tayo. Ayan, bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na and hit the notification bell para po lagi kang updated sa mga videos na i-upload pa natin. Parang ang ingay natin kasi alas 11 na yung kapitbahay natin, tulog na. So ayun mga bro, so tara! Ayun mga bro, bali gumawa tayo ng diagram. Meron tayong flash relay, meron tayong 4 pins relay na normally open, at meron tayong 5 pins relay, normally open tsaka normally close. So ito yan mga bro ha. So marami tayong relay. Ayan, meron tayong flash relay mga bro. So dalawang pin lang yan. At meron tayong 4 pins relay na normally open. Kasi mga bro, mayroong relay na normally close na 4 pins. Pero ang kadalasang ginagamit natin is normally open. So ito yon. At meron tayong 5 pins relay mga bro. So ayan, umpisahan na natin. Bali dun mga bro, sa video na sinasabi ko sa inyo, bali 4 pins lang ang tinapik natin doon. So, ito yon. Mali nga lang. Kaya ito, babaguhin natin mga bro. Usapan relay tayo ha. Ngayon, umpisahan natin dito sa flash relay. Ang flash relay mga bro, ang flash relay ay flasher. So, ito yung nagiging dahilan kung bakit nagbiblink yung inyong mga signal light. Pagka sira ito, hindi magbiblink ang signal light nyo or wala kayong signal light. Ngayon, sa flash relay mga bro, mayroong letter yan. Letter B at letter L. Ayan, kung nakikita nyo, B tsaka L. Yung B ay papunta siya ng battery. So, suratan natin. To battery. Ayan, to battery. Tapos yung L is papunta ng light. Signal light yan. So, load dito mga bro ha. So, dito tayo nagkamali. So, load papunta ng signal lights. So, ganun lang mga bro, kasimple ang flash relay. Ngayon, baka may magtanong, paano pag nagkabaliktad? Yung battery is naikabit mo sa L, yung signal light is nakabit mo sa B. Ngayon, ang mangyayari lang dyan mga bro, hindi magbiblink yung inyong signal light. Hindi siya magbiblink pag baliktad ang kabit nyo. Yan mga bro ha. Tapos na tayo dyan, dito naman tayo sa 4 pins relay. Ngayon, sa 4 pins relay mga bro, may numbering din yan, kung nakikita nyo. Ito. Kaso hindi nyo kita kasi mga bro, gabi na nga eh. Hindi nyo kita eh. Ilaw lang yung ginagamit ko. Wala naman tayong spotlight. Ayan, fluorescent lang yan. Ngayon, ayan, kung nakikita nyo numbering, meron tayong 30, 86, 85, at 87. Ngayon mga bro, ganito yan ha. Yung 86 at 85, pag nagkaroon ng supply yan, magti-trigger sila, magkakaroon ng contact sa 87. Ganun ang function ng relay mga bro. So, shortcutin na natin kasi marami na akong tutorial nito, panoorin nyo na lang. Ngayon, so 86, siyempre dito kayo maglalagay ng switch. Kahit anong switch, BPD dyan. Pag switch nyo yan, si 30, magkakaroon ng supply sa 87. Kaya, ganito yan mga bro. Itong 85 is ground. Ground. Ground dyan. Ang 87 ay load. Yung 30 is battery. Papunta siya ng battery. Ito papunta ng ito mga bro, papunta rin ito ng ano, pwede rin sa battery yan o sa accessory wire. Ito, 86. Pwede yan sa battery o accessory wire. Yan mga bro ha. So, ganyan. Depende na lang sa inyo kung ano ang design nyo. Pwede yan.
PPD ganito, PPD success, zero wire, parehas lang yan. Basta ang principle niya, pag nagkaroon ng supply ng 86 at 85, so magkakaroon sa 87. Ang load mga bro, PPD ilaw, PPD busina, kahit ano, basta load. Huwag lang yung load sa TM at smart. Iba yun. O ayan, ganun lang. Doon naman tayo sa 5 pins relay. Ngayon mga bro, itong 5 pins relay na ginawa ko, ito po ay ano yan, normally closed, tsaka normally open. Kagaya nito. Mayroon kasi mga bro na 5 pins na parehas normally open. Mayroon naman parehas normally closed. Ito, normally open tsaka normally closed. Kung nakikita nyo, mayroon yung NC tsaka NO. Yun, normally closed tsaka normally open. Ngayon, ang function niyang ganito mga bro. Itong 87A at 30, laging may contact yan. Ayan. Laging may contact yan. Kahit walang supply ang 86 at 85. Same function mga bro. Ang 86 at 85, yun ang trigger nila. Pag sinuplayan mo yan, magkakaroon yung 87. Ngayon, pag walang supply, yung 87A ang mayroon. Kaya, ibig sabihin ito, papunta rin ito ng battery or accessor wire. Pareha sila. Ngayon, yung 30, 2 battery. Papunta sa battery yan, ha? Yung 30. Ngayon, yung 85, syempre ground. Ground or negative. Ayan. Ngayon, yung 87A mga bro, syempre load. At yung 87, load. Ngayon, yung 87A mga bro is NC or normally closed. Yung isang 87 as NO, so normally open. Yun niya, ibig sabihin dyan, pag walang supply ang 86 at 85, hindi siya nag-trigger, mayroon yung 87A, parang magkakonek sila. Ngayon, pag sinuplayan nyo yung 86 tsaka 85, mapuputol ang supply ng 87A, lilipat dito sa kabila. So, ganun ang function ng normally closed at normally open. So, ganun yan mga bro. Sana naintindihan nyo. Ngayon, doon tayo sa nagtatanong, paano daw kung magkabaliktad yung kabit nito? Yung 85 is naging positive, yung 86 is naging negative. So, wala pong problema doon. Gagana pa rin yung relay nyo. Ganun din naman. Paano pag nabaliktad yung 87 at yung 30? Gagana bang relay? Gagana pa rin mga bro. Kaso nga, may mari sa wiring. Kasi mayroon tamang wiring talaga niyang relay. So, ipapakita ko sa inyo mga bro ang laman ng relay. Ah. Sana mabunot natin. Para makita nyo. Nagagana pa rin yan kahit baliktad. Nasubukan ko na yun mga bro. Pero may proper wiring kasi dyan na tinatawag mga bro. Doon tayo sumunod sa diagram para kunting abrya lang. Ayan, ganito yan mga bro. Ganito yan mga bro. Kung makikita nyo dito, yung 30, malaki siya eh. Papunta siya. Kasi ito nga yung papunta ng battery. Ngayon, pagdating dito, ito lang ang nagpapagana sa 87 mga bro. Ayan o. Ngayon, pag walang supply, nakaganyan, normally open. Pag sinuplayan mo, pak, ganun yan. Didikit yan dyan. Kaya nagkakaroon ng supply. So, ano yun mga bro? Ganun lang. Ayun, kung meron kayong hindi naintindihan, huwag niyong kalimutan na comment. Muli, salamat sa panonood.